Hello guys! Welcome to my channel. Today na video natin ay magkakaroon tayo ng pag-i-install kung paano i-install yung headrest chair. So ipapakita ko sa iyo kung ano yung mga bahagi ng chair na to, kung ano yung mga i-coconnect natin at pagdudugtong-dugtongin. Okay? So ipapakita ko sa inyo. Ito po. Up. Ito pa isa. So, dalawa siya. Ayan siya. Tagalin natin. Ito yung pinakapaa. Pinakapaa niya. Ayan siya. Okay. Ito malasik. Ayan po siya. Ito yung sa likuran. Sa likuran to. Okay. Ito yung foam na inuupuan natin. Ito yung bandang sa ulo. Ayan. Ganyan siya. Okay. O siya. Hindi ko alam kung ano yung mga tawag dito eh. Ayan. Shock absorber to. Okay. Ito yung mga wheels sa baba, mga wheels to. At ang last ay mga screw. Ayan. Okay. So ngayon guys ay uumpisa na nating install ang headrest chair. So let's go. Okay guys, ang ating uunahin na ay yung wheels dito. Ikakabit natin dito. Ayan. Okay. Ito po siya. Ikakabit natin. Okay. Ganito lang po ang pagkabit niyan. Papasok nyo lang yan dyan. Tapos didiinan nyo. Ayan. Isa pa. Pasok nyo lang at didiin na nyo. Ayan. Okay. Okay, pasok. Didiin na. Ito tawag dito ay rollers. Okay, pasok. Didiinan. Okay. Pasok. Didiinan. Okay. Ayan na. Nakatayo na siya. Gumugulong na. Okay. Okay, ang susunod natin, ito. Nilagay natin ito dito. Ayan. Tapos itong shock ng parang shock absorber to. Lalagay lang natin dyan. Ayan. Okay. Okay guys, ang susunod natin ito, i-screw natin to dito sa apat na hole na to. I-screw natin to. Okay. Pantay natin siya sa mga hole. Ayan. Tapos, ito po yung Allen wrench para ma-screw natin itong screw na to. Okay. Screw natin. Ayan. Mag muna natin higpitan. Okay. Ito. Ayan. I-align nyo lang para madali siyang maipasok. Okay. Huwag muna siyang higpitan. Okay. Dito. Ayan.
Hey. Ayan. Madali siyang i-screw. Ngayon, ihigpitan na natin ngayon siya. Okay? Okay. Yeah. Kailangan medyo mahigpit ng konti. Ayan. Ihigpitan natin. Ayan. Okay. So ngayon guys ay pagdudugtungin na natin ito at ito yung upuan na to. Okay? Papatulan lang natin siya dito. Yan. So ito guys, ito yung shock absorber. Ito yung hole. Kumbaga ipapatong mo lang siya para maging dumuktong siya. Ganun lang po yun. Ayan. Kaya ngayon, iikot na ngayon siya. Okay? So ngayon guys, ang sunod natin ay ito. Ayan. Ito yung sa likod. Ayan. At ikakabit natin itong tungtungan ng mga kamay. Tungtungan natin yung kamay. Ating kamay ay so i-ano natin dito. Ayan siya guys. Ayan. I-screw natin. Alright. Okay, ngayon guys ay pagdudugtungin na natin ito para maging ganyan. Dudugtong na natin siya. Ayan. So babaliktad muna natin to. Ayan. Ayan siya guys. Ganito lang teknika guys. Igaganyan nyo. Pagka na ikabit nyo itong yung sa likod at saka yung sa kamay, yung handle, i-slide nyo lang yan ganyan para tumapat siya dun sa screw. Yan. So ngayon, screw natin. Tapat natin dun sa screw. Yan. Yes. Tapos i-screw natin. Ayan. Okay, huwag muna natin higpitan para makikita natin kung nasaan yung ano, yung pang-screw.
So, mamaya na natin siya higpitan. Pakabila muna. Para may align natin. Wala na to. Okay. Okay, tapos iscrew natin siya. Okay, kita natin. Yan. Okay. Sa kabila, higpitan na natin. Okay. Ito, higpitan na natin pinakalas. Guys, kaya madali lang naman ito ikabit. Papasok nyo lang yung ganyan. Tapayin nyo lang. O, tapos ilalagay nyo. Ayan lang. Ganyan lang siya, guys. Tapos, papasok nito nyo sa hole dito. Ayan. Ayan na, guys. Madali lang naman siya ano. Madali na naman siya ipatong. Okay guys, ang pinaka last ay itong headrest. Ito yung pinaka headrest ng puwa na to. So irakabit natin. Ito na guys, ang pinaka last na ilalagay natin. So, madali lang naman siyang i-install. Ayan. Okay, higpitan na natin siya. Ayan. So, ayan guys. Ito na yung ating headrest chair. Na-install ko na siya. Ayan guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, sana ay makatulong sa inyo. Mag thumbs up, mag subscribe, and share. Okay? Alright.